finally mga kare sa nakuha ko na yung apoy na gusto ko, hindi siya mataas at hindi siya mababa. Kumbaga sakto lang. So gaganda pa yung ating apoy pag dumating na yung ating order na blower sa Shopee. So kung interesado ka sa video ito mga kare, sa panoorin mo hanggang dulo. So napakaganda ng apoy niya mga kare, blue yan sa personal pero madilaw-dilaw siya dito sa aking camera. So sakto lang siya sa silong ng kaserola natin mga kares. I-share ko sa inyo yung drill bit na ginamit ko mga kares, sa napaka talim at napaka gandang klase. For the vlog muna tayo mga kares habang hinihintay natin yung order natin na blower sa Shopee. So yan na mga kares, ang galubarang gagamitin natin one by one. So sa pagputol naman ng ganito mga kares, i-share ko sa inyo para hindi siya, yung mga tugtungan hindi na maputol. So sa dulo lang. So kung ang tugtungan ng kaldero mga kares, 23 cm o 9 inches. Yan po. Siyempre kukunin nyo yung panyan. Dito. So magdadagdag kayo ng uno-uno. Kaya kukuha na tayo dito sa kunang 27. 0.5 mga kares. Yan. Para hindi na kayo malito kung 13 itong tutungan ng kanyang mga kares, pumutol na kayo ng angle bar na ang haba mga kares. Bali itong haba na pinutong ko. Ang kailangan natin mga kares sa 111. Basta 111 po, sakto na po yan. At itong 111 na ito mga kares, divide na natin sa 4. Kaya ang naging putol ko mga kares sa kanya, 27.5 mga kares ang kailangan. Labo. So gumuhit lang kayo ng 27. So kung wala kayong ganito mga kares, iskulayin nyo na lang gaya nito mga kares. Yan, sentro nyo lang dun sa kinuhanan nyo ng 27.5 mga kares. Yan, saka nyo iskwala. Ay tagawa. Baka muna. Na. Wala mo, aspatan mo yung live. So, iskulayin nyo lang mga kares sa kailangan nakalapat po itong ito. Dito. Yan. Kabilaan. Meron din dito sa kabila mga kares. Basta nakalapot lang po yung iskwala. At i-check natin mga kares kung nakuha natin yung 23 na para dito. Check natin dito mga kares. So yan mga kares, nakuha natin
Medyo meron siyang konting allowance pero sakto lang po yan. Tutok mo na. Yan. Tutok mo na lang. Bali nakuha natin yung 23 cm mga kares. Yan. So ganun din ang proseso dito mga kares. Kunin mo lang yung sentro. Maganda kung may pinagputulan ka na. Tutok mo na. Yan. Sentro mo lang mga kares. Yan. Sentro mo lang sa buhay. Mga ganyan. Tsaka sa kapagalitin mo din mga kares. Squalan dyan. Sa dumi mo ito. Para maging ganito mo siya. Angat mo na rin. Para hindi ka na magpuputol sa dito. Tapos mga kares, pag mag-ispat ka na, yan. Saka mo lang sa gamitan ng squalan ulit. Saka mo na ispat mga kares. So yan mo na mga kares, putol mo na tayo. So yung gagamitin ko yung paa niya mga kares, mga tubular tama na, buhin ko na lang yan po. So titignan ko pa yung tas niya. So yan yung magiging paa niya, one by one na tubular mga kares, para maganda naman siya tignan. So, nakuha natin yung 23 sa lahat ng sulok mga kares, 23. So, alam mo na. So pag nagputol kayo mga kares, dito lang tulog sa ito, itong dalawa. Huwag na po ito, para pag pinaluktot mo buo pa rin ito mga kares, bali lalamatan mo na lang siya dyan. Lamatan mo siya ng grinder. So ayan, sana nakuha nyo kahit hindi. Open na. So ayun na mga kares, nakabuo ko ng dalawang pang yung pinakabahay, na tapos ko na yung para sa paa at dalawa dito. Bali assembling ko yan, magwe-welding tayo ngayon mga kares. Pero bago ngayon yan mga kares, gagawa ko uli ng isa pang chamber o burner mga kares. Kumbaga magte-test tayo uli. So dumating na yung order ko sa Shopee mga kares, ito pala yung pinaka maliit na. So ayan, 1 by 16, 10 piraso mga kares, napaka payat at bilib lang ako sa kanya mga kares, kaya matalim, hindi siya agad pumupurol mga kares.
same din sila, kaso lang dinagdagan ko yung butas sa pinakababa. So ibibigay ko yung sa mga hindi marunong na kagaya kong tumingin sa mga size ng drill bit, mga karsa, ibibigay ko sa inyo yung bali hiningi ko po sa anak ko na i-research niya yung lahat ng sukat ng drill. So nahanap naman niya, mga karsa, i-share ko na sa inyo mga hindi rin marunong tumingin ng drill bit na kagaya ko, mga karsa. O talim. So ito pala yung pinakamaliit, mga kares. Kala ko pinakamaliit na yung ginamit ko dito. So ang nakalagay na size niya dito, ito, mga kares. One by 16. Yan. Ito daw yung 1.5, mga kares. Talaga. Tatryin natin to, mga kalis, baka sakaling mapablue natin at kung effective, ito na yung gagamitin natin. Palagi ko ito yung magpapablue plain sa kanya. Gusto ko i-share sa inyo para kung improve to, mas madali na kayo makakagawa, mga kares. So dinamihan ko yung butas niya para sa akin na gusto ko yung sakto lang yung taas ng apoy, mga kares. So kita nyo, mga kares, sobrang payat pala. Sana makakaroon kayo ng idea dito sa bibili yung drill, mga kares. Napakatalim nito, kumbaga small but terrible, mga kares. Paano masabi? So gagawa tayo ulit ng isang burner. So ganyan po position niya, mga kares. So gumawit ako ng 1/8 para dun sa magpapatas ng apoy, maluwang, mga kares, at yung sa tabi niya. Bali 8 dito, mga kares, 8. Itong sa malapit sa flooring, 8. Sa gitna, mga kares, sa susunod na butas, 4 lang. At sa pangatlong butas, 8 din, mga kares. At sa pang-apat, 8 din. Pero salisi sila, mga kares, yan, salisi. Hindi sila magkakatapat. Maraming butas para hindi na gaanong tumas pa yung apoy. So ayan, mga kalis, itong mataba na drill, 1/8. So maluwang siya, lalo pa siyang lumuwang nung pina-island natin pababa. So itong maliit na drill bit, panay-patas na yan, mga kalis. Gaya na sa una kong video, mula sa flooring, mga kares, tumas tayo ng 2 cm. Yan, mga kares, magtatry tayo uli ng isang burner. At gagawin natin itong pinakabahay ng ating burner, mga kares. So ngayon, gumamit ako ng angle bar, mga kares. Ang magiging paa niya ay tubular. Bali sa pinakatuktok dito, mga kares, sa nagbawas ako. Dahil hindi rin naman gumagana. Saka lang gumagana yun na sa tuktok, mga kares, pag may nakasalang na. Yan. Ginawa ko na lang kung 5. Dahil lang talagang gumagana dito, mga kares, itong mga ito. Itong side na to. Ito yung madalas mong makikita sa
apoy itong pinaka top na to. Tsaka to, mga pares. Ito po yung drill bit na ginamit ko. Napaka gandang klase rin, mga kares. Matalim siya kahit sobrang payat niya. So maging maingat lang sa paggamit ng barena at sukat ng mga drill. So ayun mga kares, i-test muna natin siya, test by, habang wala pa yung kanyang blower, mga kares. So gamitin muna natin to. So yun yung bilang ko nung nakaraan, mga kares. Nag-try ako uli ng kwan, ng isa pang burner. So testingin natin to kung anong performance niya, mga kares. At wala pa yung aking tubular para sa langis sa tangke niya. So ito muna yung i-share ko sa inyo, mga kares, yung performance ng apoy na to. Tatry natin, mga kares, kung anong performance itong ganito kaliit na drill bit. Yung 1x16 yan, mga kares, ang nakalagay. Hindi makita.
So gagamit tayo ng tissue mga kares. At use oil ng truck mga kares ito. So itong tissue mga kars ay sasawsaw sa gasolina. Wala tayong denatured alcohol mga kars. Para mapabilis lang yung pagpapapray natin. Pagpapainit ng burner. Bali sinawsaw ko lang siya mga kars. Sa paraan niya mga kasa, mas mabaling magpapoy. So ayan, effective mga kares. So nasa drill bit na gamit pala talaga ang solusyon. So wala pa yung order natin mga kares, kaya DIY blower ang ginamit ko. May vlog po ako niyan na sana mapanood niyo din mga kares. Nagustuhan ko yung apoy niya mga kars, hindi siya mababa at hindi rin siya mataas. Kumbaga sakto lang sa hinihiling kong apoy. Ang ganda. Ayaw ko po kasi yung sobrang taas at yung lumalampas na sa ating kardero. So ito na siguro yung ating gagamitin na burner mga kares. Yeah boy. So kung nagustuhan nyo itong video mga kares, huwag nyo kalimutan mag-like. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na po. At pindutin na lang po yung bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. So ayan, nakuha ko na po yung burner na gusto ko. Yung taas ng apoy. So salamat sa inyong panonood sa aking mga video at sa mga susunod ko pang video.
At siya nga pala mga karsa, shoutout sa mga gumagawa na ng Calendius oil. Dahil sa kanila napapadali yung trabaho natin. So, saludo ako sa inyo mga kalan. Sa mga kaibigan kong vlogger. So, salamat mga kares. Hanggang sa susunod na video.